los ratones para mal. ¿Verdad? Ok, mga kapunsip, ito na natin do, minamasa na siya. Yung ingredients natin nakalista na po dyan sa description sa baba. Pakicheck na lamang po. Okay, ito na natin do. Tapos ito yung masa. Taste natin kung sakto na ba sa masa. Ayan, ganito. Hindi na siya napupunit, ibig sabihin okay na siya. Nabuto na kasi siya ng alsa, kaya mabilis ang masa na lang siya kanina. Pero okay pa rin naman. May bukol-bukol lang siya sa... ano, ayan, may mga bukol-bukol na. Pero okay pa rin naman. Pasahin na lang natin ng isang oras. Ayan, lagay lang natin sa bowl. Tapos, cover lang natin ng cloth. Ayan, rest natin ng isang oras. Mga ka-friendship, welcome back to my channel. This is Melissa. And for today's video, gagawa tayo ng Spanish bread. Kasi wow! Meron tayong Spanish bread. So since na yung pamangkin ko nagtatanong kung paano gagawin yung Spanish bread, naman po siyang i-vlog. Pero yung dough natin is namasa na siya, na inis ko na siya. So, nakahantay ako na paasahin siya ng isang oras. Gagawa naman natin yung ating palaman ng Spanish bread. Yung natin is pang ano siya, pang bakery yung binibenta. Pwede na naman papalitan kung pang home lang. So, kakainin nyo lang. Pwede nyo palitan yung ingredients. So, okay, yung ating palaman is, meron tayong 250 grams na plain flour. Kasi sa Pilipinas, third class na flour yun. And then, meron tayong 100 grams na breadcrumbs. And, meron tayong 300 grams na brown sugar. Pwede nyo gamitin yung wash sugar or white sugar. Wala namang problema. Saka meron tayong 1 tablespoon na water na isama ko na dito yung 1 teaspoon na vanilla. So, nandyan na. And then, meron tayong 250 na margarine. So, kung pangkain nilang naman, gusto nyo medyo special, pwede nyo palitan yung margarine na butter. Mahal kasi masyado yung butter kahit pinibenta natin. So, ito na lang, margarine. Margarine naman talagang ginagamit kasi sa pampalaman ng ano, dyan sa Pilipinas. Ano natin yung ating paghalo. Mix na natin ng maayos. Ito yung kay Kuya Nilo. Ayan. 4-6. Natin. Yung mga ka-friendship, okay na natin to. Ang ganda ng... Wow! Yan. So, ika-cut na natin. It's broke. Iga-ano muna natin. Tanggalin natin yung mga ear. Ayan. Ayan. Maglagay tayo ng oil para flaking. Hindi po yung ating dough. Ayan natin. Sikat na natin. Bali yung cut ko dito per cut. Siyempre meron tayong weighing scale. Ayan. Titimbangin natin para pare-pareho yung sukat. Kasi ibibenta ko ito. Kung hindi ibibenta, di huwag nyo nang sukat. So dito may kada isang ano, cut. 90 grams. Spanish. So dyan sa Pilipinas, ano eh, 50 grams ang pinaka-standard dyan sa ano, mga tinapa, yung 5 pesos. So, 50 grams tapos yung mga hard, yung monay, star bread. Yan yung nasa mga 70 to 75 grams ang cut. Okay mga ka-friendship, wow! 90 grams, so meron tayong 20 ka-cut, so sakto lang siya sa order na 19 piraso. So ang ginagawa ko is, nilalagyan ko muna siya ng oil, ibilog ko siya yan, ganyan na lang natin para magiging makinis. Pero pwede na rin naman na ano, pagbadalian yung gawa mo, diretso na siya lagay ng palaman ganyan. Meron din ano eh, technique na ganun, katulad nito, ganyan mo lang, hindi mo na siya ibilog. So yan, sample lang to ah, para ma-idea kayo paglagay ng palaman. Pag madalian na kasi, diretso na. Pwede na diretso. Ayan. So, ganyan lang. Ayan. So, meron natin isang Spanish bread. So, ayan muna natin ito. Sabihin na
una pulita, se costó mucho y como se. Ayan, nabilog na natin. So it's time to. Nagayatan ng palaman. So ganyan lang. Ganyan natin. Black. This is the easy ways. Madali anaw eh. Nagay ng palaman. So ikaw na yung mag-a-adjust sa palaman mo kung gaano karami. Then, bilogin nyo lang. Kailangan mahigpit yung pagkaganyan. Kasi pag hindi nyo higpitan, mamaya mahangin yung kinatay nyo. Ayan. Ganyan. Ayan. Kunting press lang. So ganyan po pa siya. Para medyo humaba siya, ma-flat siya yung medyo mabalas pa. So ayan. So tabi muna natin. Sabay-sabay na natin lagyan ng breadcrumbs mamaya. Para medyo siya nang mahirapan. Buo nga tayo. Wala makita yung ating kagandahan. Yung ating tray. So, huwag natin kalimutan i-brush yung straightening. Brush na yung straightening. Pwede din yung margarine. Ay, hindi dumikit yung tinapay. So, it's time to lagyan naman natin yung breadcrumbs yung ating sponge. Siyempre, ayan. So, ganito na yung ating Spanish. Ayan. Okay. Ayan na yung ating. Kasura natin. Dapat may space tayo kasi mamaya lalaki pa siya. Ayan, ang haba na Spanish bread natin. So, alisahin natin ng another 1 hour. Or until na mag-double yung laki niya. So, kung medyo dikit na sila sa isa't isa, ayun, hindi na natin. Hindi na natin kung i-loto. Oh, friendship, ayan na ang ating malasa na siya. Ayan. It's a sign na, yun, di ba, parang napikit na siya. Tama na yung pag-ano siya niya, kailangan na natin mag-create ng oven para mailoto na natin. Okay, mga friendship, after 15 minutes na-create, ayan, nilagay ko na. Hindi ko na nakuha ng video kasi ang hirap ng video ng ayan na siya. So, kakalagay ko lang. Maya, mag-expand pa yung niya. Lumalaki pa siya. Pagkatama yung pag-create ng oven mo. So, minimum lang ako ng 15 minutes sa, ayan. Yan yung natin, apoy, 180. Bread ko siya ng 15 minutes. Yan, yan. 10 minutes, tapos bake natin siya ng 15 minutes din. So, antayin natin ng 15 minutes para maluto na. Luto ng ating Spanish. Wow! Bakit na natin para maibigay na natin sa nag-order. And of course, titikman natin yung isa mamaya. Pag ano, masyado pa siya mainit. Ayan na natin siya. Okay, mga kapatid, ito na yung ating tinapay. Tignan natin habang medyo mainit. So, ito yung sobra sa ano, dahil kailangan ng medyo may isa pa doon. So, kung pinapalaman ko ito yung hindi masyado matamis para makain. Ito natin. Wow! Hindi pa. My God. Sobrang tawas. Perfect. Ang sarap. Ang sarap siya yung palaman niya sa pulang. Ang sarap yung mga napay pagka mainit. Ito lang yung palaman na kinuha ko yung hindi masyadong matamis. Sakto lang siya. Yung iba sobrang tamis sa lugar. Pero hindi kasi yung isa nang matamis niya. Yeah, okay lang. Parang hindi ako mapatid. So okay, nandito na lang mga friendship and kita-kita lang tayo sa susunod kong video. Sa mga hindi pa nang subscribe, please subscribe my channel and thank you very much for watching and sana makita-kita tayo sa susunod and marami pa tayong lulutuin na tinapay. Sana makapag-video ko sa tinapay kasi medyo pag may
gustong bumili ng tinapay, kumakawa kami ng tinapay. So, ang hirap pag magbibideo pa ako. Kaya ito, medyo nagkaroon naman ng time. Kaya nagka-video. So, okay. Bye, and thank you. Bye, God bless.